Ngayon, tutuloy na natin kung paano gamitin yung Etransmit para hindi lang basta bind ang gagamitin natin kapag meron tayong Xref. Kasi ang Etransmit, medyo malaki ang pagkakaiba sa bind. Ang bind is for drawings lang siya. Let's say, meron kang Xref ng furnitures, structural, or any other discipline sa iyong drawings, yun pwede nating i-bind. Pero yung mga images, tapos mga data from other software or programs, hindi yun nababind. So, kapag binind mo yung drawings mo, may iwan yung, let's say, image or yung data. So, kaya ang kailangan dyan natin gawin ay apply yung Etransmit. Okay. Bago natin simulan, papakita ko muna yung folder structures ko. Ito. Dito sa CAD, nandito yung drawings. Ito yung plan with image. Nakatouch dyan itong dalawa na to. Yung extract data, which is door schedule, at saka yung image na to. Magkahiwalay sila ng folder. Ang gagawin natin is gagawa ko dito ng folder. Right click. Folder. Etransmit. Dito natin isi-save yung lahat ng yan sa iisang folder. Automatic magkasama-sama sila dyan at nakabind. Okay. So, lagyan natin to sa unahan. Rename. Lalagyan ko yan ng underscore. Okay, ayun yan na kasi nagamit na siya. Okay, di bale. At least alam natin yung folder natin. Balik tayo sa AutoCAD. Ngayon, ito yung image. Ito siya. At ito naman yung data. Ayan, nag-highlight siya. Balik tayo natin. Image, mag-highlight din siya. Data, mag-highlight din siya dito sa screen. Okay. Ngayon, sa paggamit ng Etransmit, pwedeng type mo lang dito sa keyboard, Etransmit. Automatic lalabas siya dyan. Or, dito tayo sa File, Publish, Etransmit. Click lang natin yan. May question dyan. The current drawing is not saved. Do you want to save the current drawing before continuing? Of course, yes. Yan. Ngayon, pag na-save, nalalabas yung Transmittal tab. Okay. Ngayon, yung pinakita ko sa inyo, itong nandito, yung data, at saka image, lalabas dito yan. Ngayon, pipili kayo kung gusto nyong hindi isama to sa Transmittal, i-uncheck nyo lang. Let's say, ito hindi naman to kailangan. Uncheck nyo lang siya. Or ito, check nyo, ito uncheck. Pero since kailangan natin lahat, e-check natin lahat yan. Ganun lang gamit nito. Tapos, kung gusto mo mag-add ng ilang files, pwede ka mag-add. Pero, mas maganda kung ano lang yung naka-attach sa drawings, yun lang, kung anong nandito lang siya. Okay. Ngayon, dito tayo sa Transmittal Setup. Sa Transmittal Setup, gagawa tayo ng panibago. Pwede ka kasing gumawa ng marami dyan. Let's say sa isang file, meron kang elevation, sections, plans. Pwede mong i-separate yung mga Transmittal Setup mo. So, gawin natin dito, right-click, create new, then, papangalanan ko itong plans. Okay, based on standard, which is ito yon. So, continue lang. Dito, sa Transmittal Package Type, depende sa'yo kung gusto mo naka-zip file or naka-folder lang. So, kung isi-send mo sa ibang sa ibang client o sa ibang draftsman, mas magandang naka-zip para isang file lang siya. Pero mostly, ang ginagawa ko is folder. But this time, papakita ko yung zip, extract na lang natin. Okay. So, dito merong folder set of files, and zip. So, experiment nyo na lang yung dalawa.
This time, papakita ko yung zip. Okay, click yung zip. Tapos, keep existing drawings file format. Yung file format mo, dito kasi, nakaginagamit ko is AutoCAD 2020. At nakasave as siya sa AutoCAD 2020 version. So, kung hindi mo sure yung ginagamit nilang AutoCAD nung pagbibigyan mo ng files, babaan mo na lang yung version. Kaya mo lang, let's say, 2013. Yan. Tapos, kung saan mo naman ito isisave, Transmetal File Folder. Di ba gumawa ko kanina ng ano, ng folder, itong Etransmit. So, mali pala yung nirename ko kanina. Rename natin to para mapunta sa unahan. Etransmit. Okay, refresh. Ayan, nasa unahan na siya. Click tayo sa CAD. Ayan, ngayon ibabrowse natin yon. So, click dito. Desktop. Dito ko yung sinend. Ayan, Etransmit. Okay. Open. Ayan. Nakasave na siya sa desktop dun sa Etransmit folder natin. Tapos dito naman, Path Options. Click nyo lang tong Place All Files in One Folder. Yan mostly ginagamit ko. Tapos dito sa Actions, check nyo lang tong box na to kung gusto nyo i-send sa email after magawa yung Transmetal Setup na naka-zip. Tapos, Set Letter to None. Okay, nan mo na lang kung si-send mo sa ibang draftsman, sa ibang tao. Tapos, be sure na naka-click yung bind external reference. Tapos, click yung bind. Tapos, after ma-bind, click nyo yung purge drawings para malinis siya at mas maliit yung file. Dito, i-click nyo yung include font. Kasi kung may ginamit kayong special font sa inyong drawings, isasama niya sa paggawa ng Transmetal Setup. Ito, kung hindi naman kayo gumagamit ng textures, uncheck nyo lang yan. Yung data links, meron tayo. Ito. So, check natin yan. Yung photometric web files, pang render, wala naman tayo yan. Uncheck na yan. So, okay na tayo. Gagawin ko na lang dyan is click OK. Yan. Ito na siya. So, every time na meron kang a-update sa drawings mo at isesend mo sa the same person, so, pag mag-i-transmit ka, click mo lang tong plans, tapos click OK. Andito na tayo. Diba? Sa kung saan natin isisave yung transmittal natin. Yung file name niya, automatic na siya. So, save lang natin. Save. Ayan. Mabilis lang. Tignan natin ngayon. Balik tayo dito sa Explorer. Etransmit. Ayan. I-extract ko siya ngayon kung anong folder structure meron siya. Okay. Check natin. Ayan. Magkakasama silang lahat sa iisang folder. Yung lahat ng kailangan mo sa drawings na naka-attach doon, nandyan siya. Since wala tayong additional font na ginamit, special font, so hindi wala siyang isinama. Kahit na-check natin yung include font kasi wala naman tayong in-insert na new font. Default font ng Windows ang ginamit natin. So, ayan, sana nakatulong sa inyo. At abangan yung susunod na video. And please don't forget to share. And salamat.